Hello guys, welcome back to my channel, Sensei TV. Meron tayo ngayon ditong Samsung na TV. Papakita ko sa inyo ang problema nito guys. Isi-fix muna natin guys at para makita natin. Ayun guys, baka pareho po tayo ng problema ng TV. Tignan nyo po yung kanyang problema sa kanyang display. Kumukurap-kurap po siya, tapos may mga lines. Minsan nagda-double image na rin po siya. Okay guys, eto na, buksan na po natin yung TV. At ito po ang kanyang power supply, timing control or yung tinatawag na T-Con, at ang kanyang mainboard. At ito po yung model po ng kanyang panel guys. Okay, so linisan muna natin to guys, baka sakaling nandito yung problema niya. Yung guys, nalinisan ko na siya kanina, yung nga lang pag test ko pareho pa rin. So dito po tayo dadako sa timing control niya. Papakita ko po sa inyo guys kung paano po ito i-troubleshoot ng hindi gumagamit ng tester. Pero unang-una guys, lilinisan muna natin ito guys. Okay, ito ang unahin natin guys. Tatanggalin natin to, tapos ititest natin siya guys kung ano ang kanyang display. So unahin natin tong kanan, so ititest natin guys ha. Ayan, kumukurap-kurap pa rin siya guys no. Pero malinis yung kanan niya. Malinis yung display sa kanan. Ibalik natin 'to, tapos isunod natin itong isa. Tanggalin natin. Then switch natin ito ulit. And guys, test natin. Yan. So malinaw nga talaga yung kanan. Wala kasi nga wala nang pelikula, wala nang mga boom. Yung nga lang guys, parang nag-stop-stop siya. Deliver full-time na trabaho niyo or meron po kayong ibang trabaho? Full-time po. Full-time. Bago po kayo naging delivery driver, anong trabaho niyo dati? Nag-post, nag-delivery po. Sabi ko na eh. Kaya pala. Sabi ko na eh. Saudi. Yung guys, yan po ang problema niyo. Ano ka naman sa Saudi? Ang gagawin natin dito guys, i-block natin yung mga ano niya, connection ng kanyang mga CKB signals. Teka lang guys, at medyo nakita ko to, medyo marumi talaga. Yan oh, sobrang dumi. Yan, parang ano, parang may mga kalawang na rin yung ano. So yun guys, nalinisan ko naman na yung ano natin, yung fixed cable. Papakita ko sa inyo yung mga CKB signals. So ito po yung CKB signals niya guys. Yan, mababasa niyo naman po yan guys. Mag-start tayo ng blocking. So kung
kung napanood nyo na po itong mga ganitong repair guys, pwede nyo na pong i-skip po ito guys. Kung alam nyo na po yung ganitong technique. Kaya susulatan ko ulit guys, no? So dito tayo sa left side. Basta tayo blocking lang to guys, huwag tayong magpuputol. Yan, so ang yung key, CKB po dito guys. Kasi yung iba, kinakat nila yan guys. Pero delikado po yung pagkat. So ang gagawin natin, tatapatan natin itong mga CKB na ito. Kung malinaw po ang mga mata ninyo, pwede nyo pong bilangin yung mga pin dyan. Pero dahil medyo ano ang mata natin, trial and error ang gagawin natin dito. So, bablakan natin ng scotch tape yung mga CKB na yan. Okay, so yung mga CKB na yan, kailangan sakto guys, dahil pag hindi po yun ay... Dahil kung sumobra po tayo ng blocking, pwedeng magbablock po yung display natin or mas lalong lumala. So, kailangan na sakto po yung pagbablock natin sa mga CKB na yan. Okay guys, siya nga pala guys, bago natin gawin yan. Kanina kasi napansin ko kumikirat-kirat yung backlight niya dito sa may ano. Kaya pinalitan ko po yung ano capacitor na 200 volts 47 microfarad. Yan po yung guys, lumubo siya. Akala ko din guys sa may panel din po ang problema, pero napansin ko dito sa may power supply niya may lumubong isang capacitor. So yung capacitor na yun guys, ito po yun guys, yan. Papansin nyo, mas malaki itong pinalit ko kaysa sa original. 200 volt kasi ito. Pero yung pinalit ko guys, 250 by 47 microfarads. Papansin nyo, mas malaki yan. At medyo nahirapan ako maghanap ng 200 volts. 47 microfarads. So, yan na lang po ang nilagay natin, 250 volts. Okay guys, so ngayon guys, maganda na po yung backlight niya, hindi na po kumukurap-kurap. Okay, so po-proceed na po tayo dito sa may pagbablock ng CKB. Ipo-post ko na lang muna ito guys, para makuha ko ng maigi. Papakita ko na lang mamaya. Okay guys, ito na po yung ginawa nating ano, pagbablock. So, hindi natin masyadong makita dahil scotch tape po yung ginamit ko. Clear po siya. Pero ano, sige guys, subukan ko pong palitan ng tape na may kulay, no? Para makita natin. So ayan na guys, nilagyan ko siya ng kulay blue na tape. Okay, susubukan na natin siya guys, no? O, ibabalik ko na lang muna. Okay guys, naikabit ko na po siya. At ngayon naman, titest natin siya guys. Titignan natin kung na-block natin yung mga CKB na yan. Okay, kunin ko lang yung block. Guys, sasaksak na natin. Papatayo ko lang siya guys. So ayan guys, nakatayo na siya. Subukan natin siya i-switch. So guys, successful po yung blocking natin. Successful po yung blocking natin guys, no? Ang problema ngayon guys, itong hairline na ito,
i-upload ko po yan guys sa next video natin, no? Yung hairline na yan. Okay guys, yun lang po yung ginawa natin. Huwag po tayong mag-cut kasi baka magkamali po tayo, hindi na natin maibalik. Mahirapan po tayong magbalik. So, blocking na lang po muna ang gagawin natin pag mga ganito. So guys, sa lahat po ng mga bago po sa channel na ito, please click subscribe button kung gusto niyo po ang aking mga content. Mix vlog po tayo guys, kaya huwag po tayong mataka kung may mga iba po tayong content. Salamat po guys, paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update po tayo palagi. Paki-hit na rin po yung like button guys kung nagustuhan nyo. Salamat po sa inyong lahat. God bless po sa lahat.